Visayas Mindanao at sa buong mundo at sa ating mga kababayan. Hello po sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Lalo na yung mga nasa ibang nasa US ngayon, ha? Mm-hmm. Kaka-elect lang ng kanilang president, bagong presidente. Mm-hmm. So ako naman, siyempre ako naman, congratulate ko rin naman sila. Oo, na? Sana hindi kayo nagkamali sa pagboto ninyo. Sana. Parang medyo ano yun, ha? Medyo careful tayo. Sana nga. Pero bago ang lahat, magpakilala muna tayo, partner. Ako po si Vian Dacles. At siyempre, ito pa rin po inyong lingkod, si Sunny Casulla po. Welcome po. Magandang, kumusta po kayo? Ayan. Maganda at gwapo talaga kayo. Of course. Mas gwapo at mas maganda sila sa atin. Mm-hmm. At siyempre, ito pa rin ang inyong programa, Legal Minds! At ito na, partner, sa usapang legal, mm-hmm, sino ba ang nag-a-advise sa atin, nagpapaliwanag, at nagsasabi ng katotohanan tungkol sa batas? Siyempre, walang katulad. Oo. Sabi nga nila, yung mga nakikinig sa atin, talagang nauunawaan at naliliwanagan po nila, mm-hmm, yung mga pagpapaliwanag niya, ng ating bisita ngayon, na matagal ng bisita po natin, para dito sa mga topic na pinag-uusapan natin at pinadadala po ninyo. Correct. At syempre, ang nag-iisang ating kasama dito at laging, kumbaga, on call . Kasi pag isang text mo lang, kapag kailangan mo siya, sasagot agad. Oo. Diba? Mabilis talaga. Pag wala tayo schedule, wala. Correct. Oo. Reply tayo, reply. Kasi inaabangan talaga. Oo. Kasi ang talagang gusto nila ay si Attorney Mike. Correct. Diba? Oo. At ipakilala na natin, partner, kasi yung siyempre kasama natin. Ayan. Ito po ang ating bisita na naman ngayon. Ating panauhin, ha? Pandangal, ating palatuntunan. Attorney Mark Tolentino. Hi. Hello. Good morning, good evening, good afternoon sa inyong lahat. Lalo na yung mga OFWs, mga suking viewers natin sa Legal Mind. Ayan. Hello po sa inyo. Hello, Attorney. Kamusta? Parang medyo nabibisi ang ating buhay. Parang namimiss ka namin. Yes, ang daming kaso, you know, na yung... So, I'm handling a lot of cases. Then, legal consultant pa tayo sa Philippine Economic Zone. Uh-huh. Then, may TV, may radio. Buti nilang binitawan ko na yung pagiging professor kasi hindi na kaya. Yung pagdating ba sa kaso, matanong ko lang, ano ba yan? Seasonal ba yan, Attorney? I mean, meron ba talagang panahon sa isang taon na madalas yung hearing ninyo? Actually, everyday. Everyday. Almost everyday. Mm-hmm. Except yung mga time na walang hearing. For example, December, January. Medyo pahinga ito. Oh, yes. December, this January, then sometimes in June or July, walang hearing yun. Anong months ang pinakamarami? Karaniwan, Attorney, ang pinakamarami after January. Ay, mga Feb. So, Feb, March, April. Kasi walang paso. Oh, yes. Parang summer season. Hindi, marami yan. Ibig sabihin, kasi may pambayad sila. Pangalawa, most of the case. Another is, yung panahon na yan, nag-iipon sila. Then, February, March, April, di ba, after Valentine's. So, after Valentine's, may mga nahuhuli ba? Yes, hindi. Pag Valentine's, may nag-iipon. You know na, pag may nahanap silang iba, then may asawa sila, so mag-file ng annulment. So, ganoon, February, March. May nahuhuli nga, Attorney. Oh, yes, yes. Kasi, yung mga kaso kasi, mostly mga family cases. But with respect sa criminal cases, walang season yan. Anytime yun. For example, yung kasong swindling, estafa, yung mga pag tumatalbog yung mga cheque, walang season yan. Every time yan. Yung mga ganyang kaso. Pero may particular time talaga na, kumbaga, mas maraming hearing dahil nga may pera ang tao. Yung season lang na walang, mostly walang kaso, yung sa annulment, yung mga family cases. Mm-mm. Pag family cases kasi, hindi sila nag-file ng kaso pag December. So, yung mga lawyers pag December, mostly walang income. Kasi, di ba, ang lawyer, kumikita yan pag may kaso. Correct. Paano kayo magkakaso pag Pasko? Di ba? Time to give love. Time to give peace. Naman. Walang ganun . So, ibig sabihin, walang kita yung lawyer during that time. Malungkot ba? Hindi naman. Pero anong pinakamasayang months naman sa mga lawyer? Ala?
After... Kasi mga malungkot before December eh. After the holidays na, attorney. Hindi, mga February, March, April. Yun. Ayan. Ayan na yung ching-ching. First quarter of the year. Ako kasi baka magplano ito, magpakasal na itong aking partner. Ha? Anong months? Wala! Yung pa yun. Dalawa lang yung nanay ko. Lagot ako. Pag-uwi ka sa bahay, sino ka? Gaganinin ako. Ayan, ito na. Ako ba? Kasi okay. Na tayo makarating, partner? So, dito na muna tayo. Maganda itong pag-uusapan natin. Ayan, ito parang kakaiba naman ito eh. Sa mga napag-usapan natin noon. Hindi pa natin ito na pag-uusapan eh. Ito, talagang isinulat ito sa atin. Sabi nga rito nung nagpadala ng kanya letter, Hi, Legal Minds. Sobrang nakatutuwa pong malaman na mayroon na po kaming napapanood na programang nagpapaliwanag sa amin ng mga bagay-bagay sa batas natin na sa totoo lang po ay mahirap intindihin, ay, lalo na sa tulad ko na hindi naman po isang abogado. Bukod po dito, kaya po ako nag-message sa inyo ay upang maliwanagan po sa dapat naming malaman tungkol sa anti-carnapping law. Mangyari po kasi, kami ay kailan lamang nabiktima nito. Hindi po namin alam ang aming dapat gawin dahil wala naman po kaming sapat na halaga para sa isang abogado. Sinubukan na po naming lumapit sa PAO dito po sa amin, ngunit tinanggihan po kami dahil marami na raw po silang kasong dapat mangunahin kaysa sa amin. Naku! Ayan. Sana po ay matulungan ninyo kami dahil malaki po ang tulong pangkabuhayan ng sasakyan na kinarnap sa amin. Ayan. Sana po ay mabigyan pansin ito. Salamat po. Hashtag HQOTD. Ayan. Ayan. Parang dalawang kaso ito, attorney, no? Kasi dinecline sila ng PAO. Tapos yung isa naman ay anti-carnapping. So, ano ba yung role ng PAO? Uh-huh. Ang PAO kasi ang bibigyan ng priority ng PAO, first is criminal cases. Uh-huh. Of course, yung PAO, yung Public Attorney's Office, can still, pwede silang hawak ng mga civil cases. Mm-mm. Civil cases, yung lupa, mm-mm, mga family cases, yung annulment, yung custody, issue ng custody. So about sa change of name, correction of entry in the birth certificate, mga special cases, special proceedings, pwede yung PAO, ang Public Attorney's Office, sa hawak. Mm-hmm. Pero bibigyan nila ng priority ang criminal cases. Another, bibigyan nila ng priority ang mga indigent. So, kailangan indigent ka. Mm-hmm. So, the mere fact that may kotse ka, ibig sabihin, baka hindi ka indigent. Kumbaga medyo, kahit pa paano may pera. Medyo nakakaangat sa buhay. So, kung kaya mong bumili ng kotse, kaya mong mag-hire or kumuha ng abogado. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. So, ang bibigyan ng priority ng PAO, yung mga indigent. Uh-huh. Okay, yun yan. But, pwede silang hawak ng ibang mga kaso, but kailangan bibigyan nila ng priority ang indigent. Mm-hmm. Kasi yun ang purpose na, or function ng PAO. Kumaga, mas nangangailangan. Dapat walang makukulong because wala kang kwarta. Mm-hmm. Dapat walang makukulong kasi wala kang pangbayad ng abogado. Mm-hmm. Makukulong ka lang kasi may ginagawa kang krimen. At saka ang PAO is a government lawyer yan. Yes, sila nagre-represent sa isang taong mahirap na talagang patuloy ang binabanggit mo na walang pambayad. Under sila, attached agency sila ng Department of Justice. Mm-hmm. Okay. So yun ang tinatawag na Public Attorney's Office. Dito tayo sa carnapping. Ano ba yung carnapping? Ang carnapping, we are talking here, taking. Mm-hmm. Taking, ibig sabihin, kinuha. Nang walang paalam. Kumuha ng sasakyan. O yan. Oo. Hindi kumuha ng ibang property kasi pagnanakaw yun. Mm-hmm. Iba yun sa pagnanakaw, iba yun under Revised Penal Code. Ang carnapping under special law. Kasi carnapping, kinukuha niya ang isang sasakyan. Mm-hmm. Ng isang tao na, for example, ng isang tao, okay, kinukuha niya yung sasakyan na walang pahintulot. Mm-hmm. Okay. And aside sa taking or kinukuha, may second requirement, may intent to gain. Ano ba yung intent to gain? Kung kinukuha lang niya yung sasakyan na walang pahintulot, kinukuha niya kasi emergency. Mm. Yung asawa niya nanganganak. Yung sasakyan nakapark doon, yung susi naiwan. Mm. Then yung asawa niya walang sasakyan. Oo. Ginagamit niya para ihatid lang sa hospital. Mm. So there's no intent to gain. Parang, so hindi yan carnapping. Isang carnapping, taking. Pangalawa, intent to gain. Ano ba yung ibig sabihin ng intent to gain? Uh-huh. Ang purpose mo, parang may makukuha ka in return of na itong sasakyan. Pwedeng pagkakitaan. Pagkakitaan mo. Ayan. Yun ang ibig sabihin ng intent to gain. Mm-hmm. May intent ka na may makikita, parang income. Mm-hmm. Pagkakakitaan. Yun ang ibig sabihin ng intent to gain. Mm-hmm. Pangatlo,
kailangan walang pahintulot sa owner. Kasi walang pahintulot, ang sasakyan naka-park doon, yung susi nandoon, or kito lang susi, magaling ka lang magbukas doon. Oh, yan, magaling ka sa mekaniko ka, walang consent. Or kahit na yun ang tinatawag na without consent. May tinatawag din with violence or intimidation. You say with violence, nakadrive, nag-drive ka, si Vian nag-drive, may biglang pumasok, then kinuha yung sasakyan, dintukan ka, pinalabas ang driver, then siya yung nag-drive, kinuha niya yung sasakyan. Intent to gain but with violence. Parang ano to, attorney, no? May pagpilit na kasama. Yes. So, yung una, walang consent. Kasi kinuha lang, kasi wala yung driver, kinuha yung sasakyan. Pangalawa, may tinatawag na intent, may tinatawag na violence. Violence or intimidation. May pangatlo pa, another case ng carjacking. Itong tinatawag na with use of force upon thing. Ano may with use of force upon thing? For example, yung sasakyan mo naka-park, may mga magic kuan ka, susi, na-open mo, or sinira mo yung salamin, papasok ka. So, with use of force upon thing ang tawag doon. So, tatlong kasi ang carjacking. Yung una, walang consent. Okay. Kasi walang consent, magaling ka mag-open, nakuha mo yung sasakyan. Yung pangalawa, may violence, may intimidation. Minsan nga, may iba dyan, may kasama pang pag-rape ng driver. Rape yung driver, o pinatay mo yung driver, kinuha pa yung sasakyan. Yun, iba yun. Violence yun, or intimidation. Yung pangatlo, use of force upon thing. Sinira mo yung pintuan, pero ma-open lang. So, yun yung tinatawag na use of force upon thing. Attorney, kasi balikan natin yung umpisa. No? Sabi mo, it's different pa sa pagnanakaw ang carjacking. Bakit siya ginawa ng special law para doon? Ang carjacking binigyan ng special law. Bakit siya special? Special law siya kasi parang bibigyan ng more protection ang may owner ng mga sasakyan. That's it. Also to help the economy. To help the economy kasi iba yung pagnanakaw mo. For example, yung isang tao nagnanakaw ng isang bagay. For example, ballpen, ninakaw niya. Anong effect dun? It will only affect sa isang tao. Yung may-ari ng ballpen, hindi na siya makapirma ng cheque. But pag kotse, kailangan bibigyan ng more protection para at least to encourage na bibili ang sasakyan, to help the economy. Di ba? So at least, ganun. So, to protect the individual. Kasi yung sasakyan kasi parang bahay din mo yun eh. Correct. Especially dito sa Manila. Sa Manila, for example, if you're riding a car, ilang oras ka nasa sasakyan. Correct. Ito, ayan. Minsan, yung ibang tao dito, minimum 5 hours a day. Nasa kotse lang. At yung iba kasi, attorney, ginagamit pangkabuhayan. Yes. Kagaya nitong nagpanalasakit. So, kailangan ng more protection. Kasi ang sasakyan, it will help you. Ang may nagtanong sa akin, is it an income? Or is it an asset or liability? Napag-usapan natin yan. Is the car, yung sasakyan mo, asset ba yan o liability? Depende kung sino ang nag-drive. Okay. For example, bumili ako ng sasakyan, gusto ko lang pagpapogi. Liability yun. Hindi naman kumikita yun. Pero pag bumili ako ng sasakyan, gagamitin ko sa aking negosyo, asset yun. Katulad nito. Asset niya. It means ninakaw yung sasakyan, ninakaw din yung kabuhayan niya. Correct. So kailangan bibigyan ng special more protection ng batas yung sasakyan. Kasi yung sasakyan, hindi mo lang yan sasakyan, ihatid ka doon, ihatid ka dito. Yung sasakyan, it will also give you livelihood. Di ba livelihood? Correct. Sasakyan. Sa negosyo mo. May tanong sa akin din, ang sasakyan ba, is it a necessity or a luxury? Pangangailangan ba? Luxury ba yan? Luxury pang, ano ba yung luxury in Tagalog? Para pagustuhan lang, pamayabang lang. Ipapakita mo sa mga kaibigan mo that mayaman ka, luxury. Or is it a necessity? Sa ibang bayan, for example, if you're in the province, if may sasakyan ka, it is a luxury. Kasi, for example, pupunta ka sa Palengke, ang lapit lang, pwede mo lakarin. Ilang kanto lang. Di ba? Pupunta ka sa simbahan, sa gilid lang. Pwede ka lang maglakad. So, kung bumili ka ng sasakyan, ang purpose? Correct. Luxury. Gusto mo lang ipagmayabang sa mga kapit-kapit-bahay mo na mayaman ka. Pero dito sa Manila, for example, pupunta ka dito, ilo ang sasakyan. Especially na yung mass transportation natin is not as good as other countries. Correct. Unlike sa ibang bansa, for example, you go to Tokyo, sino ba ang may sasakyan doon? Yung mga mayayaman lang.
Yung mga middle class and below, walang mga sasakyan. Mm-mm. But dito sa Pilipinas, kahit na hindi ba siya yung mayaman, may sasakyan. Pero Anthony, balikan natin yung kaso ng carnapping. Dahil tatlo yung sinabi mong klase ng carnapping. Yes. Yan ba'y pare-pareho ang kanilang penalty? Iba. Iba yun. May iba't ibang weight iba yan, Anthony. Oo. Kasi pag walang violence, minsan walang violence kasi binuksan mo lang, kinuha mo yung sasakyan, 20 to 30 years na kulong. 20 to 30 years. Okay. Na kulong yun. Mm-hmm. Okay. Pero pag may violence, 30 to 40 years na kulong and walang bail. Yun yung sinaktan mo yung driver or yung may-ari. Oh yes. Okay. So it means na doon yung pinatay mo. Alam ng may-ari na kinuha yung sasakyan niya. Oo. Nakita niya kung sinong nagnakaw or kinuha yung sasakyan. Unlike yung isa, wala. Na buksan lang, na open, na umanda yung sasakyan, ginawa niya yung sasakyan. Paano, attorney, kung may damage yung sasakyan tapos wala din yung driver? Yung pangatlong... Yung tinatawag na violence. Violence. So, use of force upon thing is still without violence. Uh-huh. So, 20 to 30 years din yun. 20 to 30 years. Kasi yung violence, kailangan may violence, may nasaktan na tao. Oh. Hindi yung sasakyan ang nasaktan. Kailangan mga tao ang nasaktan. Ano yun, attorney? Paano kung pamilya yung nasa loob ng sasakyan, mas bibigat pa ba yun, attorney? Of course. Ang kasama doon, 30 to 40 years, walang bail yun. Walang bail. So, kahit basta may violence, may panggagahasa, may... kasama yung mga physical injuries, pagpatay, gano'n. Yung threat kasama basta, dito. Yes, man, gano'n. So, 30 to 40 years ang kulong doon. Regardless of the number of person na nando doon sa loob ng kotse. Yes, yes, regardless. Uh-huh. As long as may violence. Uh-huh. So, kailangan talagang may gano'n. Kasi iba naman ang penalty pag walang tao. Di ba? Uh-huh. Kung walang tao, hindi masyadong damage. Uh-huh. Na, for example, you are the owner ng sasakyan mo, pinark mo sa labas, pagbalik mo doon, wala ng sasakyan mo, so it means... walang violence. Kasi dito kayo, nasa loob kayo, nasa ibang place ka. But walang consent on your part. Ninakaw yung sasakyan mo. Oh. Kung ito ginagamit mo na, ginagamit ng matagal na, sa kasama mo, in your live-in partner, or whatever, kung common law spouse mo, yan. Pagkatapos, pinagagamit sa'yo bago pinalabas niyang kinarnap mo. So, ang sinasabi natin sa batas, di ba ang tanong, ang definition ng carnapping, taking. Ano ba yung taking? Okay, ano ba yung taking sa batas? Ang taking, material ikaw, ninakaw mo yung sasakyan, you have the material possession over the property. Ang ibig sabihin ng material possession over the property, kinuha mo lang yung sasakyan without the consent of the owner, without the trust, walang tiwala ang owner sa'yo, hindi ganun ang issue. Kinuha mo lang. Physical possession lang ang mayroon ka sa sasakyan. Iba yung tinatawag na juridical possession. Kasi yung juridical possession, for example, pinahiram ko yung sasakyan sa'yo, hindi mo sinuli. Okay, limang araw sa'yo yung sasakyan ko, ha? Gamitin mo muna, pansamantala. Pero isang taon na, hindi mo binalik. In that case, pwede ka madimanda ng estafa. Pero meron kayong agreement, eh. Pinagagamit niya sa'yo. Ayan, that's why... yung agreement, yung tiwala sa owner sa'yo, parang hindi mo, parang sinira mo yung tiwala. So in that case, hindi yung taking. Kasi binigay. Iba naman may yung, consent pa rin, attorney. Yes, may consent, but sinira mo yung consent. That's why you have the possession over the property. Yung possession mo over the property is juridical possession. Ang definition ng batas about carnapping, taking. Wala naman nakalagay sa batas, receiving. Ang sabi ng batas, taking with intent of gain. Or with intent to gain. Parang ganon. So, taking ang sinabi ng batas. When you say taking, you have the physical possession over the property. So, kinuha mo. Unlike yung isa, tinanggap mo. Iba yung iba yung tanggap sa kinuha. Siyempre, pagka pinahiram niya siya, tinanggap mo. Pero kahit na sinasabi mo na wala yung yung tiwala. Sinira mo yung tiwala. Kasi for example, pinahiram ko yung sasakyan sa'yo, 5 days. Isang taon, hindi mo pa sinuli. Nalaman natin, binenta mo na pala. Oo. So in that case, sinira mo yung tiwala. Eh nakuha mo yung property not because kinuha mo sa akin ang property. Kung hindi, binigay ko sa'yo, pinagkatiwala ko sa'yo, pero sinira mo yung tiwala ko sa'yo. And that is not taking. And your possession ng property is not physical, it is juridical possession over the property. So it's more of estafa. More of estafa. Estafa ba yun? Yung mga ganong cases? Yan. Kasi ang definition ng batas, taking. With intent to gain.
Diba? At kung kayo naman ay magkasama at pinagagamit lang ang pinagagamit sa'yo, oh, yeah, yeah. Alam niya naman na ginagamit mo yun. Yun ang tinatawag. Hindi taking yun. Receiving yun. Mm-hmm. Kasi sabi ng batas, taking with intent to gain. Kinuha mo yung sasakyan ng ibang tao, it means hindi ka pwede madimanda ng carnapping sa sarili mong sasakyan. Kasi ibang tao ang word eh. Sa ibang tao, for example, mag-asawa, husband and wife, kinuha ni wife ang sasakyan ni husband. Can the husband file a case of kidnapping against or carnapping against the wife? Hindi. Paano maging carnapping? Conjugal yun. And sabi ng batas, taking with intent to gain of a motor vehicle belonging to another. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng madimanda ng carnapping sa sarili mong sasakyan. Ayun. Very clear yan. Very clear sa batas. Kaso yun. Ito, attorney, paano yung, kagaya na tinanong nung nagpadala sa atin ng kanyang mensahe, ano daw ba yung pwede nilang gawin? Ano ba yung mga steps para mag-kaso ni, mag-file ng case? Okay. First, kailangan nilang i-prove na yung sasakyan sa kanila. So ano yun? Ano first, yung mga proof na yun? OR. Official receipt. CR, Certificate of Registration. So yun yan, dalawa, OR, CR. Proof yan na ikaw yung owner ng property. Kung wala kang noon, at least deed of sale. Deed of sale. Para bang binenta sa'yo ang sasakyan to prove na ikaw na yung owner ng sasakyan na yan. So yun yan. Another, kung may mga picture ka sasakyan, ganun. Kailangan natin malaman din kung anong model, anong engine number, mga ganon. So, very basic ng kulay. So, i-report natin din sa police. Kumuha tayo ng tinatawag sa batas ng police report. So, police report. Pag magkuha mo na yung police report na ninakaw, kung may pagkatapos nun, pwede natin mag-file ng kaso. Okay? Pwede sa police lang talaga? No, yung police is only with respect to police report. Okay, police, kailangan may police report ka. But for filing a case, kung alam mo yung tao, pwede mong i-demanda diretso sa city prosecutor, sa fiscal's office, or kung gusto mo ng proper investigation, pwede ka sa NBI, pwede ka sa police. Kasi iba yung investigation sa prosecution. So kung gusto mo ng proper investigation muna para malaman natin kung sino nagnakaw o sino nagcarnap ng sasakyan mo, punta ka sa police or sa NBI. But kung gusto mo, alam mo na siya yung nagnakaw sa sasakyan mo, kapitbahay mo lang pala, o di ba ganun? So you can go directly to the city prosecutor, but kailangan na may mga evidence ka. OR, CR, and police report proving na nanakaw. Sa'yo talaga. Sa'yo talaga. Baka naman iniisip niya, ako, baka naman pagpunta natin doon, mayroon pa tayong gagastusin, may babayaran tayo. Pag criminal case, walang bayad, walang filing fee. Ang may filing fee, ang civil cases lang. Okay. Except, ang isang kaso lang sa criminal case na may filing fee, ang BP-22, Bouncing Check Law. But lahat ng kaso, walang filing fee. Yung ganito, attorney, karaniwan ba gaano katagal yung kaso? There is no such thing as term kung gaano katagal. Kasi for example, mag-file ka ng kaso doon, of course, kung i-demanda mo, bibigyan ba lang chance to respond? Ganun yan eh. At saka hanapin mo pa kung saan talaga pumunta yung kasi. Oh, yeah. So may yung investigation pa lang, ilang buwan yan, ilang taon yan eh. Oh, ganun yan eh. Baka itinago yan sa Mindanao. So pag nakuha, di ba? Okay sana kung nabawi mo yung sasakyan. Paano kung nawala? Oh, di ba? So, ang di ba sa evidence na ninakaw yung sasakyan mo, kung yung sasakyan mismo. Di ba? Kasi nawala sa akin eh. So, nasa sasakyan ko, nasa kanya pala eh. Kung na-cannibalize na yung attorney. Oh, parang ganon. Oh, in that case. Matagal yun. Oh, matagal yun. Paano hanapin mo? Oh, chop-chop. Naging chop-chop na yung sasakyan mo. Oo, naku, mahirap yan. Nandun pala sa Banaue. Dami dun. Oo. Ay, totoo yan. Totoo yan. Meron. Kasi marami namang na-raid na dyan sa Banaue. Oo, may naririnig na tayo. Marami na talaga. Akala ko chismis lang yan. Totoo pala. Alright, ito partner. Naku, medyo may ating oras. Alam na. At least alam na nila kung paano ba ang proseso ng gagawin. Para sa pagpa-file ng ganitong klaseng kaso. Yung sa pagpa-file at saka kung ilang klaseng mayroong uri ang carnapping. Correct. Kung saan sila doon. Yung siyempre yung punishment. Ang carnapping, basta tatlo yun ha. Huwag yung kalimutan mga listeners, mga viewers natin. Una, kinuha yung sasakyan mo na walang pahintulot sa'yo. Una yon. It means taking, hindi receiving ha. Iba yung receiving kasi yung binigay mo. Then, binigay mo, pinahiram mo, o pinaupahan mo, hindi na sinuli. Iba yun. May consent yun. Kaya, ito, taking, kinuha yung sasakyan mo, physical possession ng property na walang pahintulot sa'yo. Una yun. Pangalawa, nandun ka,
pinalabas ka. Parang, di ba may uso yung dati? Yes, oo. Oh, yung pinipilit. Bigla na lang papasok. Oh, bigla na lang papasok. Sa lise. Yan. That is by violence na on the part of the accused. Mm-hmm. So, iba yun. With violence or with intimidation. Iba naman yung use of force sa panting. Yung sinira talaga. Yung lock ng sasakyan mo. Mm-hmm. Use of force sa panting. Kinamitan mo ng master key. Basta yung very basic in carnapping, dalawa lang yan. Mm-hmm. Una, taking. Kinuha ang sasakyan mo. Hindi pinahiram, hindi nawala, or yung pinahiram mo or pinaupahan mo na nawala. Kailangan kinuha ang sasakyan mo. Okay. Kailangan may intent to gain. Hindi pa pwede na ginamit lang niya kasi may emergency, then isahuli lang pala niya. Mm-hmm. Kailangan may intent to gain. It means yung utak niya, criminal, utak niya na gusto niya ibenta, nakawin talaga. Kumita sa sasakyan. Yeah. Mm-hmm. Pangatlo, maging liable ka lang ng carnapping kung yung sasakyan hindi sa'yo. Ayun. Malinaw yun, sir. Hindi ka pwede mag-knockout sa sarili mo sa sasakyan. Oo naman. Nanakawin mo pa ba yun? Nasa yun eh. Kasi may lumabit sa akin, attorney, pwede ko ba i-demanda yung asawa ko? Dinakaw yung sasakyan namin? Ayun! Paano magiging mag-knockout yung asawa ko? Asawa mo yun eh. Correct. Malinaw na yan. Doon sa nagpadala sa atin ng kanyang katanungan, maraming salamat. At sa mga gusto pa magtanong, maglagay lamang po kayo ng hashtag HQOTD. Makikita po natin yan sa ating comments. Pero, paano ba natin ma-reach si attorney? Lalo na kung medyo nalalabuan pa siya doon sa ilan. May katanungan pa. Yes. Diba? Paano ba ma-reach si attorney? Yes, kung may mga problema kayo sa batas, you can call me, okay? Or text me, or kahit ano, email me, walang ganon. Or kahit ano. For example, in my website, so you can visit my website sa www.marktolentinolaw.com. I repeat, www.marktolentinolaw.com. Nandun lahat yung mga link ng Twitter natin, Facebook natin, Skype natin, nandun lahat, at saka Viber natin, kompleto lahat yun sa website natin. Sa Facebook naman natin, sa you can like my Facebook and message me. As of now, mayroon na po tayong mga 93 or 94,000 followers. Wow! Lahat and na counting yan, attorney. And counting and yung naka-reach, yung followers lang natin, but yung mga videos na naka-reach, umabot ng mga 500,000 na yun. Wow. 500 to 600,000 na. Congratulations to us. facebook.com/MarkTolentinoLaw. I repeat po, facebook.com/MarkTolentinoLaw. And my landline within Metro Manila, pwede kayong tumawag anytime, basta office hours lang within Metro Manila. 209-6203. I repeat po, 209-6203. Or mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag. Viber, pwede rin yun. Sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Or yung mga nasa abroad, you can also contact me through Skype. Yung user number natin is, username natin is Mark Tolentino. Buo yun, Mark Tolentino, MarkTolentino. Ayan. Ayan. Marami na kayong options, ha, mga kababayan, lalo na yung mga OFW friends natin na may problema sa kanilang, kung ano man yung inyong problema at gusto nyo ng legal advice. Ayan, alam nyo na kung paano yung marireach. Then mag-message lang po kayo, give me 24 hours, I'll try to answer all your inquiries. Ayan. Mabilisan yan, partner, diba? So sa ngayon ay napakahalaga na ito ang pinag-usapan po natin, correct, yung Republic Act 10883 or anti-carnapping law. Ayan. Alam mo na yan, ha? Marami pa tayo mga pag-uusapan. At dun sa mga kababayan natin na hindi na-miss ang ating mga past episodes, pwede nyo po yung puntahan sa DZRH News Television. Naka-archive naman po ang ating mga past episodes dyan. At syempre sa ating YouTube channel at sa DZRH News or DZRHnews.com. Ayan, pwede nyo pong bisitahin dyan ang ating mga past episodes. And partner, napaka-ikli ng oras. Ituloy-tuloy natin ang ating kwentuhan sa mga susunod pa nating episodes dahil marami pa tayo mga dapat malaman sa batas. Ayan, tama yon. Sige, kaya't bagamat kami magpapaalam, pansamantala lamang po ito. Yes. At marami pang susunod na mga episode na malalaman po. At syempre, kami pa rin po ang inyong mga kasama. Ako po si Vian Dacles. Si Sunny Casulia pa rin po ito. Maraming salamat sa inyo. Ayan, magkita-kita po tayo muli hanggang sa susunod na episode ng Legal Minds! Bye-bye!